Pagbasa sa aklat ng mga bilang. Winika ng Panginoon kay Moises. Magsalita ka kay Aaron at sa kanyang mga anak at sabihin sa kanila, ganito ninyo basbasan ang mga Israelita. Sabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan, lingapin ka at pagkalooban ng kanyang biyaya. Tunghayan ka ng Panginoon at pagkalooban ng kapayapaan. Gayun din nila sasambitin ang aking pangalan sa mga Israelita at sila'y aking pagpapalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Lingapin tayo nang makilala sa lupa ang kanyang daan at lahat ng bansa ang kanyang pagliligtas. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Purihin ka ng mga bansa, O Diyos, purihin ng lahat ng bayan. Magalak at magdiwang ang mga bansa, sapagkat nagahari ka sa mga bansa ng may katarungan. Namamahala sa mga bayan sa lupa. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Namunga ang lupa, pinagpala tayo ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos at matakot sa Kanya ang lahat ng lupain. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nang maganap na ang mga pinangako ng Diyos, sinugo ang kanyang sariling anak na isinilang ng babae sa ilalim ng batas ni Moises upang tubusin ang mga nasasakupan ng batas at tayo'y maging mga anak na ampon ng Diyos. Sapagkat kayo ay kanyang mga anak, sinugo ng Diyos sa inyong mga puso ang espiritu ng kanyang anak upang patunayan na ang Diyos ay ama ng lahat. Kaya't hindi na kayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak, ay tagapagmana rin sa tulong at awa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa sari-saring paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Sa huling mga panahong ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak. Aleluya! Aleluya! Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Nang panahong iyon, naparoon agad ang mga apostol sa Belen at natagpuan nila si Maria, si Jose at ang sanggol na nakahiga sa labangan. Nang makita nila si Jesus, ay naunawaan ang lahat ng sinabi sa kanila tungkol sa kanya. Ang tanang nakarinig sa mga salaysay ng mga apostol ay namangha sa kanila. Ang lahat ng ito ay tinandaan ni Maria at pinagdili-dili sa kanyang puso. Pagkatapos, nagsiuwi na ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang nakita at narinig, ayon sa ibinalita sa kanila. Pagsapit na ikawalong araw, ang sanggol ay sinunat at pinangalan ng Jesus, ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.